Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. O ngayon, Mayora, ikaw na ngayon natakot kay Lynette, di ba? O, nabaliktad na ang mundo mo. Amo na sing sa Ilonggo na balos-balos lang, Mayora. Ayan. Ngayon, ikaw naman nakaratay sa kama, tapos ikaw na rin nagsisigaw, at ikaw din hindi pa rin wala ang mga nurses at doktor nga nakita mo si Lynette kasi karma mo na yan, impakta ka. Ano kasi, sa subal mong kasamaan, unti-unti na bumabalik sa'yo ang karma, Moira. At hindi lang yan, partial pa lang yan nakita mo. At partial pa lang yan ang karma ang darating sa buhay mo. Wala pa ang folly. Ayan. Tunghayan ninyo guys sa darating ng, ano, ng anniversaryo ng medical. Kung ano ang reaction ni Moira pag makita niya si Lynette nga nakamagandang gown at mayroong mamahaling kwentas na gusto niyang bilhin. Ayan, tingnan natin kung anong kanyang reaction. Baka patay na patay siya sa stress kay Lynette kasi si Lynette pala ang nakabili noon. Pero hindi yun. Ano lang yun. Pinahiram lang ni Giselle. Pero siguro si Giselle, sinasabi lang niya pahiram kay Lynette. Kaya alam naman niya, hindi kukunin ni Lynette pag sinabi na ibigay. So, ang sinabi lang ni Giselle, ipahiram sa kanya para susuotin ni Lynette. Pero at the end, ito ay ibibigay ni Giselle ang kwentas na mamahalin kay Lynette. At sa kabilang dako naman, nasa stress na si Zoe sa kanyang daddy kasi ang kanyang daddy ay pilit na gustong umuwi ng Pilipinas. Ito ang ilang kinatatakutan na mag-ina na bumalik si RG sa Pilipinas kasi mapurnada ang kanilang mga plano at malalaman talaga ni RG kung anong ginawa ni Moira kay Giselle. Kahit ito si RG wala pang naalala, siyempre kapatid niya yon at tatay niya yon. Kung anong ginawa ni Moira sa kanyang kapatid at tatay, doon naman ay baka babalik unti-unti ang kanyang alaala kasi may bumabalik na kay RJ, kunti pa lang, hindi pa fully. Ayan, ito ang ating pagkakatunghayan guys, kaya hindi tayo mag-skip nang pagpapanood nitong Abot Kamay na Pangarap kasi paganda ng paganda ng paganda na ang Abot Kamay na Pangarap kasi ang ating director ay pupanig na sa mga viewers, nakikinig na yan siya para ang mga viewers hindi na talaga ma-stress kasi stress na talaga ang mga viewers kasi parang ayaw na nila panoorin ang Abot Kamay na Pangarap pero ngayon ay gumaganda na kaya ito ang ating pagkakatunghayan guys. At ito naman si Giselle ay binigyan niya ng corona na bulaklak ng patay si Moira. Kaya sabi ni Moira, hindi pa daw siya patay. Kaya sabi ni Giselle, kalahati lang daw ng corona binigay sa kanya kasi hindi pa siya patay. Pero pag napatay na siya o napuruan na siya, ay bibigyan siya ni Giselle ng buong corona. Yun ang sabi ni Giselle. Kaya Moira, ayan, paunti-unti na bumabalik sa iyo kung anong ginagawa mo kina Giselle at Annalyn at Lynette ay ito ay unti-unti bumabalik sa iyo. At doon naman sa Amerika, ano naman ang gagawin ni Zoe sa kanyang daddy para mapapayag niya nga hindi na uuwi sa Pilipinas ang kanyang daddy? Kasi ang kanyang daddy ay desidido na talaga umuwi sa Pilipinas. Ano naman ang gagawin nila Moira at Zoe pag ito ay mangyari? At ito naman, ang kanyang sinahura naman ng tao ay ito naman bumabalik naman kay Moira. Baka maya-maya ito na magbulabog na ang mga sekreto ni Moira dahil ito sa tao na iyang kanyang binayaran na pupukin ang kamay ni Annalyn. Baka ito ay lalapit kay Annalyn at ito ay mabubuking na talaga si Moira. Kaya guys, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please naman i-like ninyo ang aking channel. Mag-comment kayo kung ano inyong saloobin at hindi nyo kalimutan i-hit ang aking notification bell para sa aking mga latest mga upload. Ito si Infinity TV Channel. Babu!